Sa softball, podium finish at historic win, ito ang nasa bucket list ng Philippine softball team ngayong natitirang mga buwan ng taong 2023. Susubukan nila itong makamit sa tatlong major international competitions nila ngayong taon. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito sa ulat ni Kay Asuncion. Tatlong major international competition ang lalahukan ng Philippine softball team sa natitirang anim na buwan ng taon. Kabilang nito ang 2023 Women's Softball World Cup Group Stage na gaganapin sa July 22 hanggang 26 sa Italy, 19th Hangzhou Asian Games sa China sa September 23 hanggang October 8, at ang kauna-unahang Co-Ed Slow Pitch Softball World Cup na gaganapin sa Mexico sa Disyembre. Sa tatlong larong ito, tatayong head coach ng koponaan ng longtime national team coach na si Ana Santiago. Bagamat may mga magkakaibang rules, maiging inaral ni Santiago ang bawat laro ng fast pitch at slow pitch softball sport. Gayon rin kung paano ito magiging epektibo para tapusin ang winning streak ng Chinese Taipei kontra sa national squad. Ito yung tinatarget namin yung Taiwan na yan. Kasi nga, lagi pa ang contra-player namin siya. No? So, the way kung paano yung training namin, training program namin, and yung mga adaptations namin, mayroon ding inaasintang training camp abroad ang grupo pagkatapos ng World Cup sa pag-asang makatungtong sa podium finish ng Asian Games. Sa kanilang limang exposure, fourth place na ang pinakamataas na naabot ng RP Blue Girls na naging posible noong 2014 at 2018. The plan is magkaroon ng training camp sa Japan. So, they're trying to reach out the Japan Soccer Association and hopefully, after the World Cup, magkaroon na sa idea kung paano yung magiging training camp namin sa Japan. And isa yun sa mga susuportahan ni Mr. John na delivery. Kasi ang training camp naman, I don't think so, baka hindi na kaya rin ang TSC because marami tayong chances for the Asian. Samantala, bago ang World Cup sa Italy, nakatakdang magsagawa ng 2-week training camp sa Baguio ang koponan. Kay Asuncion, PTV Sports.